Hi guys, this is Dajeli Santos, and for today's video, show ko sa inyo yung makeover ng family room namin. This is my favorite spot sa bahay namin. And guys, yung bata lamp ko, na-show ko na sa video, mga previous videos ko, check nyo na lang kung paano ko siya ginawa. Ayan, chill lang yung vibe niya, para relaxing lang yung aura niya, yung ambience niya. So warm white lang yung nilagay ko na light. Dahil dark yung room, so mas maganda yung reflection ng ilaw niya. Yan, yung side table na pinagpapatungan ng battle lamp, before nasa living room namin yan. So nilipat ko siya dyan, dahil dati ang nakalagay naman dyan is easel stand sa gilid. So para lang madagdagan ng lighting yung room, so naglagay ako ng side table at yung ginawa kong battle lamp, yan, dyan ko siya nilagay. Yan naman guys, purpose, dati ko siyang old necklace since 2011. And ginawa ko siyang curtain tie back. Pa, meron pa akong isa pang old accessories na ginawa kong curtain tie back. Kung meron kayong mga dati niyong mga accessories, pwede niyo po siyang magamit. Ito guys, yung nakadikit sa window namin is furniture sticker. Kaya ako siya naisip ilagay dyan, idikit dyan, kasi yung araw nagre-reflect siya sa TV dahil katapat niya yung TV rack. So para madilim yung ambience, furniture sticker yung naisip ko na ilagay instead na glass film, kasi maliwanag pa rin yung glass film eh. Ito naman guys, yung center table na design ko, double purpose siya, kasi wala ko, dahil maliit lang yung family room namin, walang space para sa mga microphone, song list, ayan, mga CDs. Palette lang siya. Tapos nilagyan ko ng glass sa ibabaw. Movable yung glass para madaling kuwanin ko ano man yung gamit na nasa loob. Ito guys, yung dati naming queen size bed frame. Dahil nakastock na lang siya, ginawa ko siyang day bed. Instead na bumili ako ng bagong sofa, minakeover ko na lang yung bed frame namin. Ginawa ko siyang white dahil para mag-complement siya sa wall, kasi dark na yung color ng room. Locker type lang naman yung bed frame. So, dati siyang black, ginawa ko lang siyang white. In-sprayan lang ng boss ni white. Ayan, kung mapapansin niyo yung photo frame, guys. Ayan, galing yan sa truck namin, broken cylinder head gasket. Ginawa ko siyang photo frame. Ayan, yung floating shelf na yan, actually guys, matagal na yan. Siguro mga 15 years ago na yan. Direpaint ko lang siya at dinikit dyan. So, idea ko dito para makagawa ka ng parang naka-float siya. Ilagyan ko siya ng ito, yan. 1x2. So, dun mo siya ipapako. So, hindi siya mahahalata kapag ka nakadikit na siya sa wall. Ayan. Yan nasa wall namin, guys. Idea namin yan ng anak ko. Dahil family room siya, mini theater room, so naisip ko na lagyan siya ng favorite movie quotes namin. Ayan. Painting yan. Pinapaint namin. Ayan. Show ko sa inyo. Ayan. The Heels Are Alive with Sound of Music. Galing sa movie na Sound of Music. And then this one, Where We're Going, We Don't Need Roads. Galing sa Back to the Future. So dahil dark yung wall, so, naisip ko yung color white, better, mas better siya, mas maganda, para lumutang yung paint. Itong frame na to guys, dati pa, nabili ko to sa SM. Nagustuhan ko lang siya kasi wala siyang backing. Ayan, show ko sa inyo. Ayan. Inangat ko siya. And then, itong kawin na to, dinikit ko lang siya dyan sa wall. Ito, nabili ko siya sa Expression. Pan-design na yan. And then, this one to mga letters. Nabili ko sa papel Merotti. Dinikit ko lang siya ng Mighty Band. Favorite Bible verse ko yan. Ayan. Yan guys, yung bench na yan. Naisip ko siyang ilagay dyan. Kasi yung space niya is maliit na lang.
So, hindi na babagay maglagay pa ako ng another na sopa. Sa bench na lang dahil makitid lang siya. And then, as you can see, very light lang yung color niya. Ayan, window bleach ko kasi yan. If you want to know and learn more about wood bleaching, check nyo lang po yung videos ko before na na-upload ko na siya sa mga previous videos ko sa Dajali Santos DIY Ideas. Ito naman guys yung hanging lamp namin sa music room. Ayan, na-show ko na to before sa mga previous videos ko. Ayan, very unique yung idea. Galing lang siya sa wire spool and broken air filter. Ayan, napili ko yung color gold and white yung filter para mag-complement siya sa color ng room. Ito, simple ideas lang sa inyo. Tip din para sa inyo. If gusto nyong gumawa ng shelf, pwede kayong bumili ng mga clean dry. Maraming sizes ng clean dry. Ito, 1x8x8. Na-deform na siya, ginawa ko na lang siyang shelf. Maraming sukat ng mga clean dry. Kung ano man ang gusto mong sukat, pwede kang bumili. Kung ano yung plan mo na gustong shelf na ilagay, pwede din. Kasi yung mga clean dry treated na yan, hindi mo na siya kailangang masilihan ng marami. Varnish lang and spray paint lang, pwede na. Ito, ang ginawa ko lang dito, niliha lang ng konti and then pinarihan lang ng plastic varnish. And instant, meron na akong shelf. Pwede kayong bumili sa mga hardware ng mga iba't ibang klase ng sukat ng mga clean dry. Pwede kayong magtanong doon kung gusto niyo pong gumawa ng mga ganitong shelf. And finally, ito yung TV rack na made from pallet na idea ko. Ayan, first thing to do guys, tip ko lang sa inyo kung gusto niyo ng ganitong TV rack. Ang gawin mo, sukatin mo muna yung mga speaker, audio mo, TV mo, kung gano'n siya kataas at kalapad before mo siya i-cut. And then, yung mga pallet, meron kasi siyang butas sa loob. So, nilagyan ko siya ng lighting for better ambience. Actually, yung lighting ang nagdala din sa pallet. So, ayan guys, ayan yung total transformation ng aming family room. Ang gusto ko kasi is dark para yung ambience mas relaxing. And then, yung mga lighting is warm white para mas maganda yung ambience. So, super light lang nitong room na to. Siguro yung mga nasa 3 to 5 square meters lang siya. So, lahat ng nakalagay dito is mga DIY ideas ko. As you can see guys, lahat ng nandito sa room na to is puro mga scrap. Yung mga DIY ideas ko. I think this is the time na kailangan maging wise tayo sa paggastos. Kung meron ka dyan mga junks, pwede mong you can use it for your DIY projects. Hindi mo kailangan gumastos ng mahal for designing. Please subscribe to my channel, Dajali Santos DIY Ideas. And if you have questions or suggestions, leave your comments below. And also follow my page on Facebook, Dajali Santos DIY. Like and share. Thank you for watching.